sa mahigit 800 ektaryang gubat at ilog ng Sohoton. Naninirahan ang isang hayop na may magaspang na pangangatawan, mahabang buntot, at mukha na nahahawig sa mga dinosaurs. Ang mga ibid o sailfin lizard. Itong lugar na ito sa Sohoton River, dito doon nagko-congregate o yung pinakamadaming bilang ng mga sailfin lizard. Binaybay namin yung ilog mismo. Napakalaki ng ilog. Malapad, lush yung vegetation, may mga puno sa paligid, no? Maraming beses na naming nakunan ang mga ibid. Susubukan namin na muling maidokumento ang kanilang pambihirang abilidad sa tubig. Yung Sohoton, equivalent to the Tagalog word na suutan. Even yung dinadaanan mismo ng ilog, merong talagang malaking cave na sinusuutan dito. Kasama natin yung mga tiga-DNR para puntahan at tignan yung lugar kung saan naninirahan yung mga sailfin lizard. Di pa man kami nakakarating sa sinasabing pinamumugaran ng mga ibid. May nakita kayo isang malaking sailfin lizard, no? Na andun siya sa tuktok. Ang aming nakita, ang endemic Philippine sailfin lizard. Yung isang napakalaking lizard was brave enough to go into the tip of that branch. Sa di kalayuan, nakaabang naman na predator ng mga ibid. Isang yellow-headed monitor lizard o Varanus cumingi, Samarensis, ang aming nakunan. Isang endemic species ng monitor lizard na sa Samar, Leyte at Bohol lang matatagpuan. So yung nakita natin kanina, yung bayawag, isa yung sa kalaban din ng mga ibid kasi yung mga ibid will lay eggs dun sa mounds ng soil and then yung mga bayawag naman will look for them and consume and eat them. Habang nagbabaybay kami, may mga nakikita na kami ng mga maliliit na sailfin lizards. No? Nandun sa paligid, as itigil, parang it will observe us also. And then they would run away. Yung isang ito medyo curious pa. Kailangan dahan-dahan lang tayo. At saka mahina sa pagsasalita. Makita mo yung mga sailfin lizard, no? Napaka-cautious. Aatras sila unti-unti. And then tatago sila dun sa likod ng bato. Makikita mo sumisilip sila. Yung mata nila tumataas dun sa area. Na parang batang nakikipaglaro. Maiilap. Maliliit sila. Siguro parang weeks old to probably a few months old. Ang isang juvenile sailfin lizard nag-aabang na makakain. Makalipas ang ilang segundo, nahuli nito ang maliit na insektong paikot-ikot sa kanyang ulo. Ito daw yung paboritong kainin ng mga ibid, oh. Yung dulo niya, yung kasi yung pinakamalambot, yun yung talbos. Panahon daw ng pangingitlog ng mga ibid. Sabi ni June, may lugar kung saan tabi-tabi ang mga itlog nito. Alright. Sabi nung isang kasama natin na bankero, meron daw siyang mga nakita ditong mga eggshells. Tignan natin kung eggshells ito ng ibid. Kung gaano kadami sila dito. Meron nga dito sa 2, 3, 4, 5 of them. Posibleng galing sa isang clutch o dalawang female na dito ng itlog. Kasi mapapansin natin, ang daming mga hukay-hukay dito. Meron pa dyan, kuya? Kailan mo nakita yon? Mga isang linggo na, sir, bago. First time mo yan nakita? Hindi, sir. Maraming beses na rin, sir. Lalakad lang ako. Tapos pagdaan ko dito, yun, nakita ko yung mga pinag-itlogan ng ibid. Ito yung sinasabi natin na perfect na area. Buhag-hag, dry. Pero may moisture pa rin. Look at this. It's still wet, which is very important in the incubation of the eggs, no? Pero kapag tumaas yung araw, nadadry yung lupa, nabubuhag-hag, enough for them to dig a hole at saka dito sila mangingitlog. Unang-una, napapansin natin, they're of the same size and almost of the same age. So we can therefore conclude na it came from the same clutch, no?
itong limang ito. The mere fact na nakita pa natin yung eggs doon, intact, ibig sabihin, bago pa lang yan. Dito lang sa isang maliit na lugar na to, nakakita tayo ng almost 7 nests. Ang sabi ng DNR, 20 years ago pa yung huling pag-aaral na ginawa nila dito. We've got more questions than answers doon sa nakita natin. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ang DNR Region 8 o Eastern Visayas ng maraming pugad, pangitlugan ng Philippine sailfin lizard sa iisang lugar. Maaring may sinusunod na breeding at nesting season ang mga ibit sa Sohoton. Ito na siguro yung produkto na nakikita natin na maliliit na andyan. Sila, duda ko, 1 week old pa lang sila. Yeah, yeah. So from here, nagdi-disperse na sila kung pupunta lang saan sa. First record, ito na may ganitong nesting site dito sa buong Samar, Makati, sa Leyte. Malaman ko anong buwan sila naglilay ng egg at malaman ko anong buwan sila nag-hatch. So, yun ang hindi pa na pag-aaralan talaga. Yeah. Kailangan talaga na masinsin na pag monitor dito. Yung mga adult na female na pwede nang mangitlog at nagpupunta doon sa lugar na yon at doon sila sama-sama nangingitlog. Tinatawag na cooperative breeding. And then after the egg laying season, iiwanan nila yon. And then kung nandyan na naman yung breeding season nila, babalikan nila. Taong 1935 pa binuksan sa mga turista ang Sohoton Natural Bridge National Park. Inopen nila to for nature lovers to appreciate kasi napakaganda ng lugar. So now that you have experienced this firsthand, nagbago ba yung tingin mo sa wildlife? Yeah, it really showed me yung how yung we should take care of these things po. Kahit na nagsisilbing daanan ng mga bangka ang Sohoton River, hindi bumababa ang mga turista at residente sa pinangingitlugan at tinitirahan ng mga ibid. Kaya malaya silang nakakapagparami rito. Over the years, no, dahil nga sa pagdami din ng tao, because the access to go dun sa bayan, no, is easier if you use the river rather than the road. Yung river, kumbaga, it also doubled as a highway for the inhabitants ng mga tao dun sa barangay na naninirahan dun sa loob. Open siya sa lahat, no? Open to the elements. Pwede siyang masira, pwede siyang abusuin. So in the process, pwede rin siyang mawala ng ganun-ganun na lang. So siguro, it's also good if we can put a natural fencing on that area such that it will not deter yung mga sailfin lizard to go there. At the same time, hindi rin siya madaling mapuntahan ng mga tao. Maaring isang malaking kontribusyon ang nadiskubre nating lugar pangitlugan ng mga ibid. Para makumpirma kung may sabay-sabay na sinusunod na panahon ang mga ibid para makapagparami at magampanan ang kanilang tungkulin sa ating kagubatan. Maaring ito na ang maging simula para muling mapag-aralan at higit na makilala ng mundo ang ipinagmamalaki nating sailfin lizard ng Pilipinas. Yung nature eh. It's for everyone to enjoy, no? But we also have to be responsible kung ano yung pwedeng masira doon. Because we share this area with the wildlife that actually lives there.